Pagsitayo po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gana sa Diyos na sa timay na lang. Tanay na koniyat, hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin na iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman, kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautosan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Hudeya. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba
upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon. Panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag. Isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sino po ba sa atin ang hindi nakaranas mang-away? Kung hindi man mang-away, sino po ba sa atin ang hindi nakaranas
awayin. Minsan din natin maintindihan, no, kung ano bang problema, bakit sila nagagalit. So, inaaway ka. Ang nagiging reaction din, awayin mo din. Natatapos ba ang problema? Nasosolve ba? Noong mga unang taon ko po dito sa Quiapo, bilang isa sa mga pari na assigned dito, may mga taong ayaw po sa akin. May mga taong nagpo-post sa Facebook, no, ng sino ba yung pari na yan? Ano ba yan? No? Man, sa isip-isip ko ba, kilala ko ba sila? Kilala ba nila ako? Bakit kakarating ko lang may ganyan na agad? Ayaw agad? So, bilang pari, no? Kahit pari po, napapareact din ako. Yung talagang natitempt ka din na sumagot, mag-reply, pero mali, no? Yung pinapaalala nga lalitigin ng ating ebanghelyo ngayon na hindi ka naman kaaway, pero ang tingin nila sa akin, kaaway, natatakot. Kasi may mga tao talaga, no, na takot sa pagbabago, takot na, ay, baka alisin tayo niyan. Ay, baka palitan tayo niyan. Baka baguhin yung nakasanayan natin. Pag ang isang taong takot talaga, no, ay hirap tumanggap sa mga taong dumarating sa buhay nila. Pero meron din naman mga tao na matagal na natin nakasama, nag-aaway-aaway pa rin. At dito, pumapasok din sa punto na nahihirapan tayong pakinggan o sundin. Narinig naman natin kasi, pero ayaw nating sundin ang utos ng Poong Jesus Nazareno. Ano ba ang dapat gawin sa mga taong umaaway sa iyo? Ibang usapin po yung ikaw yung nangaaway, ha? Ibang usapin po yon. Pero dito, ano ang dapat nating gawin kung may nangaaway sa iyo? Pag sinabing nangaaway, nandiyan na yung punto na sisiraan ka, sasabihan ka ng hindi magaganda, iba-viral ka sa Facebook, sa social media, ipapahiya ka. Iba pa rin yung level na kapag sinampal ka, sinuntok ka. Iba pa rin yun. Pero ganun pa man, ang sabi ni Jesus, ipagdasal ang mga umuusig sa iyo. Pwedeng sabihin natin, no? Hindi ko alam kung pareho ba tayo nararamdaman na, Lord, ang hirap naman nun. Mamahalin ko yung kaibigan o yung, ano sabi nga dito, no? Mamahalin ko yung kaaway ko. Kaaway ko nga eh. Inaaway nga ako, mamahalin ko. Hindi ko alam kung pareho tayo ng nararamdaman o reaction ba na kaya ba? Then, pwede yung sabihin, Lord, medyo mahirap itong part na ito. Hindi ko pa kaya ito. Pwede kong simulan. Siguro, no? Kaya maganda yung sinunod ni Kristo na ipagdasal ang mga umuusig sa iyo. Pwedeng dun mas magandang simula, no? Yung po pwede tayong manahimik muna. Pag nilaya natin,
Subukan nating intindihin yung mga tao na sabi ko nga, minsan kaya naman sila nagagalit kasi hindi nila naiintindihan o hindi ka nila naunawaan. Ang tingin sa iyo, threat. Ang tingin sa iyo, aagawan ka. Ang tingin sa iyo, parang babaguhin yung mga nakasanayan mo. Kaya nagre-react. Pero the best reaction din na maigagawa natin to avoid more conflicts is to pray. Na napaka-importanting gawain na dapat nating ginagawa. Ipagdasal. Hindi ko alam, ilan ba sa atin yung nagawa na ipagdasal yung umuusig sa atin? Baka mamaya ipagdasal na, Lord, sana mamatay na siya. Kasalanan yun. Wala ka na rin pinagkaiba. Baka mas worse ka pa dun sa nangaaway sa'yo kasi ikaw, pinatay mo na siya sa isipan mo at ipinagdarasan mo, sana mamatay na siya. Hindi yon ang utos ni Kristo. Ipagdasal. Kasi minsan po, alam niyo yung mga taong, sabihin natin, bully. Di ba, yung mga, sa term natin ngayon kasi, bully. No? Yung mga taong bully, yung mga taong patapang, no? Patapang, yung gusto maging matapang. Ito yung mga taong naghahanap ng atensyon, ng pansin, ng pagmamahal. Ito yung mga taong masigit yung pangangailangan na hindi lang masyadong aware kaya nadadaan nila sa pagiging matapang, pag-expert, no? Pagpapakita ng authority. Pero ito yung mga taong parang kawawa din. Kaya mahirap man, no? Mahirap man, pero kailangan natin simulan paunti-unti. Pwede tayo maging totoo sa harapan ng Diyos na, Lord, hindi ko to kakayanin. Bilang tao, hindi ko to kakayanin. Kailangan ko yung kailangan ko ng pakikilahok mo o ng tulong mo. Kailangan natin lakas ng Diyos. Pero sana po sa atin din ngayon, medyo pagnilayan din natin kasi tayo minsan nagkukulang din tayo sa tinatawag na discernment o pagre-reflect. Huwag agad-agad magre-react. No? Huwag agad-agad. Lalo pa ngayon na lahat tayo nakatutok sa social media. Huwag agad magre-react ng negative. Ha? Dapat lagi tayong positive din. Na tingnan mo muna, no? Worth it ba na mag-reply ka? Worth it ba na mag-post ka ng damdamin mo? Kasi ngayon, ang dami, di ba, no? Dati kasi, kailangan makausap natin yung isa't isa, eh. Para mag-express lang. Ngayon kasi, parang lahat gusto mong i-post. So, minsan hindi nakakabuti o nilalo pang nagpapalala ng misunderstanding, miscommunication ng bawat isa. Kaya, ang daming nag-aaway. So, nalilito na rin tayo tuloy. Kung sino ba ang nang-aaway sa inaaway. Ngayon sa lipunan natin, ang daming nag-aaway, no? Ang daming nag-aaway. Simbahan, politika, kahit nga sa showbiz, nakikisaw-saw tayo sa away nila, eh, no? Away na may away, nakikisaw-saw tayo, di ba, no? So, hindi tuloy tayo natatahimik. So, maganda, ipagdasal natin ang mga umuusig, pati na rin yung mga nag-uusigan siguro. Kung sakaling may kakilala tayo, no? Kasi talagang yan ay responsibilidad din natin bilang mga anak ng Diyos. Kasi kung anak ng Diyos, so lahat tayo connected, lahat tayo mga anak ng Diyos. So magkaroon tayo ng malasakit
sa isa't isa. So, huwag tayong mang-away at sikapin din natin na kung sakaling may mga away sa atin, ipagdasal muna natin sila. Amen? Magsitayo po ang lahat. Lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na naguutos sa atin na ibigin natin ang mga kaaway. Ang ating pong itutugon, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad, upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sana'y kalugdan mong isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakainin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagitapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dadasalin ang panalangin ng pasasalamat sa biyaya ng bagong arsobispo na itatalaga po sa June
24. Kaya magkakaroon po tayo ng siyam na araw na pagdarasal nito pong panalangin ng pasasalamat. Sabay-sabay po tayo. Panginoong Heso Kristo, mabuting pastol at dakilang pari, inupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagtawag mo kay Cardinal Jose Advincula upang maglingkod bilang aming arsobispo. Pamunuan nawa niya kami bilang mabuting pastol na kumakalinga sa kanyang kawan at lumilingap sa mga naliligaw na tupa. Siya naway maging mapagmahal at nakikinig na ama, tapat na guro at katiwala ng iyong banal na misteryo. Pagkalooban mo siya ng kalusugan, lakas at karunungan. Patibayin mo ang ugnayan ng pagkakaisa sa aming archdiocese upang mapaglingkuran ka namin bilang iisang katawan. Dalisayan mo kami at itaguyod sa pagmamalasakit sapagkat ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi nagmamaliw. Itulot mo na ang lahat ng mga nananampalataya ay masigasig na tumugon sa iyong misyon. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus sa Sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.